bago ka pa lang sa channel ko at kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Wheeler Darimada, ang inyong kamunggo. At dito ay gumagawa ako ng sobrang daming video tutorial tips, DIY hack, bike review, unboxing vlog, biking vlog, at kung hilig mo ang pagbabike at bago ka pa lang sa sports na ito, tamang-tama ka sa channel na to. Please subscribe, like, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. What's up mga kamunggo? For today's video, tuturo ko sa inyo kung ano nga bang advantage ng cassette type sa tread type. Ano nga ba pinagkaiba ng tread type na hub sa cassette type na hub? Ang tread type na hub ay malimit na kakabit sa mga budget bike or sa mga built bike. Tread type na hub, meron siyang tread dito sa gilid para ito doon sa kabitan ng kanyang sprocket. At dito naman sa cassette type na hub, kung mapapansin nyo, wala na siyang tread at meron siyang mahaba dito kinakabit ang kanyang sprocket na cassette type. At ito ang sprocket ng tread type na hub. At ito naman ang sprocket ng cassette type na hub. At ngayon, ilalagay natin sa tread type na hub ang tread type na sprocket. Ganun lang ang pagkakabit ng sprocket doon sa tread type na hub. Kung ikaw ay naka-tread type pa at madumi na ang sprocket or cogs, ay hindi mo siya maaaring malinis ng isa-isa dahil hindi natatanggal ang mga sprocket or cogs. At ngayon ay naikabit na natin ang cassette type na sprocket sa cassette type na hub. Ang advantage ng naka-cassette type ay pwede mong lakihan ang iyong sprocket hindi katulad ng sa tread type. Ang advantage ng naka-cassette type, pwede mong palakihin ang iyong sprocket ng up to 52 sa cassette type. At dito naman sa tread type, ang pinakamalaki lang niya ay 28 hanggang 32. At depende sa bibilin mong cogs. Ang disadvantage naman ng tread type, habang siya naikot o nagpipreewheel, meron siyang wiggle permo dito sa cassette type. Na pag ikaw ay nagpipreewheel, diretso lang yung ikot or pantay ang ikot. Ang advantage ng cassette type, kung ikaw ay nahihirapang umahon, pwede mo pa siyang palakihin ang sprocket compare doon sa tread type. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng tips. Kung ikaw ay nagpaplano o nagbabalak na bumili ng hub, ay mabuti munang alamin mo kung ilang holes ba ang iyong rim para hindi sumala. Dahil karamihan ngayon sa mga nag-upgrade ay basta na lang bumibili ng hub at hindi nila alam kung ilang holes nga ba ang kanilang kailangan na hub. Thank you for watching guys. Peace!